Bawat araw ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapiz sa mensaheng pinamagatang Little Things Means a Lot. Some time ago, many decades ago, may umuso pong kanta. Ang sabi, Little Things Mean a Lot. Sino sa inyong umabot dyan? Aminin nyo na. Ang maganda yung umaabot tayo sa maraming mga bagay. Sabi nila, sabi nung kanta na yon eh, touch my hair as you pass my chair. Little things mean a lot. Yung mga konting mga kalakalabit dyan ay napakalaking bagay. You know, sabi nga nila, kahit daw maliit na bagay, mahalaga yan. Depende. Pero talaga ba, how should little things be treated? When should little things be belittled? When should little things be magnified? Today, we're going to talk about this subject, little things mean a lot. May question mark yun, ha? Little things mean a lot. Why don't we just spend a minute of silence? And I would like to request you to pray that the Lord will speak to us through this message. Pray for this message. Pray for you. Pray for me. Pray for your neighbor. And pray for those that sit beside you that the Lord may touch us through this message. Let's be silent before the Lord. Our Heavenly Father, we pray that you're going to speak to us in simple terms that we may see where we stand before you. Teach us, Lord, to see the relationship of things, both big and small, so that in our value system, in our lives, in the way that we move about in our daily life, we may honor you, and you may live in us and through us. Silence us, O Lord, and still us, and whatever may hinder our reception of your words tonight, in the name of Christ, we rebuke it. We rebuke even our problems and things that may occupy our mind, O Lord. We pray that you're going to enable us to concentrate and to fix our eyes on you so that our spiritual ears may hear your word. And Father, infill us with the Holy Spirit. Apart from your help, we cannot understand you. So reveal yourself to us. Let your face shine before us. And lift us up, Lord, to heavenly realms so that we may see you, understand you, and enjoy you. Father, we commit this study to you in Jesus' mighty name. Amen. Let's open our Bibles and let's read Matthew 23 to 34. Sino ba ang mga armado ngayon na nagpunta dito sa atin at sino mga walang dalang armas? Ngayon nagpunta tayo dito sa giyera. I encourage you to always bring your Bibles, not only when we go to worship services, but everywhere. Because there are opportunities, of course, to share the Word of God with everybody, anytime. So Matthew 23 to 24. Woe to you, and this is the Lord speaking. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin. But you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. You blind guides, you strain out a gnat but swallow a camel. And may the Lord bless us through the reading of His holy word. So the text, and we're going to magnify this text for a while, the Lord said, woe to you, teachers of the law and Pharisees. Now, who are the Pharisees? These are the people who comprise one of the biggest of the three sects of Judaism in the Lord's time. You know, Judaism was not really a monolithic faith. It was comprised of several groups. And you have three main groups, and one of them would be the Pharisees. And they ruled, these Pharisees, they had a very great influence because they ruled the Sanhedrin. And they ruled also and influenced to a great extent the courts. So therefore, they were people to reckon with. And they considered their oral traditions as equally inspired and authoritative as the Torah, the first five books of the Bible. The emphasis of their teaching was ethical rather than theological. And also, for admission, if you would like to become a Pharisee,
an applicant had to promise in the presence of at least 3 members the following, and one of them would be that he would not eat of anything that had not been tight, nor if there was any doubt if it was tight. We know the doctrine of tithing, 10% of our income, 10% of our harvest, 10% of our animals, 10% of the things we give to the temple, we give to the Lord and to the Lord's work and to the Lord's workers. And these Pharisees would never even touch food if they are not sure that it was tight. Kasi kahit mga maliliit na mga sangkap na mga niluluto nila, yung 10% nung binibigay nila sa temple, sa work ni Lord, they have become that kind of legalistic. So they would tithe for it. And there's another promise that they have to make, and that was that they would keep the law of purity in all matters, most especially in family affairs. Of course, this is not bad. However, what really the Lord had anything against the Pharisees was that they have taken their traditions, which they have also codified to become their law, they have taken it too far. And verse 23b says, "You hypocrites, you give a tenth of your spices, mint and dill and cumin, but you have neglected the more important matters of the law." And what are these? Justice, mercy, and faithfulness. Of course, hypocrisy is defined as pretending to be what one was not and pretending to believe one does not really believe in. So, hypocrite ka kung nagpapanggap kang ikaw ay hindi naman yung ikaw, or naniniwala ka sa hindi ka naman talaga naniniwala. Now, the Pharisees were laboriously and pompously tithe even on their spices and vehemently refused, that we have said, to eat food that was not tithe or doubtfully tithe. Dahil baka 9% lang ang naibigay, hindi sila sure, hindi sila kakain nun. Sa pagbibigay nila ng halaga dito sa mga bagay na ito, nasyado sila maging mabusisi. Kaya pagpupunta sila sa kainan, i-check nila lahat yan, ang dami-dami nilang tanong, ang buhay sa paligid ng mga taong ito naging mahirap dahil napakarami nilang sinusukat, napakarami nilang ginagawa, ginaganito. At napakahalaga sa kanila ng mga ceremonial law, naghugas ka ba ng kamay bago kumain, ikaw ba ay dapat gumawa niyan, mali yata sa oras, hindi yata dapat ang oras na ito, mali ang suot mo, mali ang length ng iyong hair, may nag-o-offer ka ba, pilay ba yung ino-offer mo na hayop, o may blemish ba, ang dami-dami mga kabusisian na nangyari sa pagiging makadiyos. Something which God did not, of course, intend. What happened was that the Pharisees had the law, and expounded on the law, and added a lot of their traditions and interpretations to the law, so that over the years, you could no longer recognize the law. It was changed beyond recognition, that when the Lord appeared on earth, He said, "Teka muna, hindi yata ito ang law. Bakit ganyan?" And so the Lord would say, "You have heard that it was said it's A, but I'm telling you it's B. You have heard that it was said it is X, I'm telling you it's not X, it is Y." And so for a while, mukhang si Lord ang naging rebelde. For a while, si Lord mukhang ang naging revolusyonaryo dahil sabi niya, iniiba. Hindi niya iniba. Ibinalik ni Lord sa dati dahil iniba ng mga Pharisees. The Lord said, "I did not come to abolish the law, but I came to fulfill the law." And yet, bakit parang ang dami niyang pinalitan? Hindi niya po pinalitan. Pinalitan ng mga Pharisees, ibinabalik lang niya ngayon sa dati. And that is what made the life of the religious people during those times very tedious. Religion became very boring and difficult because it became a complicated web and a series of do's and don'ts. Something that God, of course, did not intend. And because they paid attention to these very, very little things, what happened? They lost track of the more important aspects of faith and religion. They have neglected the more important matters of the law. Yes, some matters, brothers and sisters, are more important than others. Especially in matters of faith. Huwag tayong magpapadaya doon sa masyadong mga panatiko about little things. Sabi nila, baka salita din yan ng Diyos, Bible din yan, kailangan equal importance. Kaya tuloy, they go to World War III, kung ano lang ang length ng buhok dapat ng isang deaconess, kung ano ba dapat ang suot ng choir, etc., etc., etc. Dahil sobrang nilang binibigyan ng diin ang maliliit na bagay. Yes, there are small things and there are big things even in faith. And what were the big things that these Pharisees neglected? They neglected justice. The courts which the Pharisees ruled over or influenced did not always dispense justice. At meron pa ba tayong makukuhang better example than the mistrial of Jesus Christ? In the trial of Jesus Christ, they broke at least 32 Jewish laws. In the first place, bawal na bawal magkaroon ng hearing after sundown.
Hinuli si Lord gabi, bago nag-umaga, meron ang verdict sila. Bawal yun. Ang dami nilang binrake. And so they were not just at all. And these people, in trying to be very, very legalistic, forgot mercy. Hindi na sila marunong maawa. Kahit mahirap ka, kailangan magbigay ka ng temple offering, magbigay ka ng offering for the high priest, magbigay ka ng this and that and that and that, kaya wala nang natira sa'yo. Nakalimutan na nila yung mercy. Naging silang legalistic. To the point that the priests began to teach the people that you may not give an aging, ailing mother any money so long as you will give it to the temple. Mukhang hindi na yata yun ang utos ng Diyos, na iba na. They have forgotten mercy. And also these people have forgotten, in their zeal for small things, they forgot faithfulness. Yung pagiging tapat sa Diyos at pagiging tapat sa tao. Naging tapat sila sa kanilang code of ethics. Naging tapat sila sa kanilang rules, sa kanilang mga do's and don'ts. Kaya ngayon, talagang kahit malulunod ka sa day ng Sabbath, ay Sabbath, bawal lumangoy, pababayaan ka nilang mamatay. Dumating sila sa ganung level ng blindness because they paid attention to very, very little things and gave it so much importance. Samantalang sabi ng verse 23, you should have practiced the latter without neglecting the former. What we're trying to say here is this, and please, let us all get this very clearly. Hindi sinabing walang kwenta yung maliit na bagay. Pero sinabi, sa pagbibigay mo ng halaga sa maliit na bagay, tiyakin mo na hindi mo na kakalimutan yung higit lalong malalaking bagay. Little things mean a lot, but they should not be emphasized only to cover up neglect of bigger things. Di ba nangyayari kumisan yan? Minsan ang iyong boyfriend ay late na late sa inyong appointment. Mga 3 linggo ka nang naghihintay sa harap ng monumento ni Jose Rizal. Parang bungo ka na sa pangangayay at sa kahit. Talagang love na love mo. Kaya umaraw at umulan ay nandung ka. Late na siya para hindi ngayon makita yung malaki niyang pagkakamali. Nung dumating siya, sabi niya, masyado yata ang mababa ang iyong neckline. Aawayin ka niya ngayon tungkol doon. Ibig sabihin, nadadivert ang attention from the big thing to a small thing. And many people do this. Naku, yung mga lalaking ng mga may asawang uuwi sa bahay ng gabing-gabi na. Tapos malamig ang sabaw. Galit na galit yan. Big deal. Para huwag mapag-usapan yung pagiging niyang late. All these kind of things. Ganon din, marami tayong mga gimmick ha, na ginagawa sa buhay na ganyan. Maliit na bagay, palalakihin mo para matakpan yung malaki. At yan, ang sinasabi ni Lord dito. Sabi, woe to you. You make a big thing out of a small thing. Dahil marami kayong malaking bagay na that you should be accounted for and you don't want to be accounted for. So you're now emphasizing little things. At saka yung mga nagbabanal-banalan, talagang pinapalaki niyan yung maliit para masabing hanggang maliliit na bagay nga, napaka-metikuloso niyan. Kaya para humanga ang mga tao. Kaya yung mga banal dyan, ako na ang liliit na bagay, pinapalaki, baka naman ganyan yan. Na ayaw mabigyan ng atensyon ng malalaking bagay, kaya pinapalaki ang maliit. Kaya ang sabi sa kanila ng Panginoon, you blind guides. Ang Panginoon was very tender and very nice and very kind, but His harshest words were only for the Pharisees, for the priests, for the religious groups. Pagpapansinin ninyo, lahat ng matatalim na salita ng Diyos para sa mga pari na yan, para sa mga priests na yan sa temple. Yun nga mga na babaeng caught in adultery, very tender si Lord eh. Bakit? Anong pinagkaiba ng babaeng caught in adultery sa priest? Pareho silang makasalanan, pero itong babaeng ito, walang pretenses. Honest sa sarili niya. Kaya mas katanggap-tanggap sa Panginoon. Mas nakakarimarim yung nagbabanal-banalan, yung pala naman ay hindi. Kunwari ay Maria Clara, yung pala ay Maria Capra. Ganon. Kunwari ay dalagang Pilipina, yung pala ay dalagang Pilipit na. Ang arte-arte. At alam mo yung mga maaarte, ganyan. Yung mga galing sa talagang mahihirap na background, yan ang arte-arte pagka kumakain, gusto pa correct lahat ng mga napkin kasi umaman lang kahapon, and they're trying to cover up for their past, yan ang mga tunay na maaarte. Kaya yung mga tunay na mga mayayaman, tunay na mga successful, tunay na matatalino, madadaling mga kasama. Ang mahirap ay yung mga trying to be and trying hard. Kaya even in religiosity, even in holiness, yung mga maaarte na yan, yan ang nakakaduda. Yung ang liliit na bagay, pinapalaki. Kaya sabi ni Lord, you blind guides. And you know these Pharisees? Literally, they could be called blind. Maraming klase ng Pharisees. Merong grupo tinatawag bleeders. Bakit bleeders?
sapagkat sa pag-iwas nila na tumingin sa mga magagandang babae, naglalakad sila ng may takip sa mata, kaya nagkakaumpog-umpog sila, and they really bleed. And they are proud of it that they are bleeding because they don't want to see the sins of the world. Ibig ko sabihin, ba't ka pikit ng pikit? Siguro malisyoso ka. Dahil hindi mo matake na tumitingin ka kung ano-ano na naiisip mo, kaya ka tuloy pumipikit. And that's a statement about you. And yet there's another group called mortars. They wear caps in the form of mortars, covering their eyes from seeing impurities. They went to that extent na talagang para huwag makita ang mga kasalanan ng daigdig ay naglalakad ng nakapikit. Kaya sabi ni Lord, you blind guides. And yet, of course, there's a spiritual dimension when you say spiritually blind. People who cannot see what is supposed to be seen because in their spirits, they have already refused to see it. Kaya kahit madaling makita, hindi nila nakikita. Minsan nagtataka kami, sineshareng ka na tao, ang simple-simple nang isineshare mo, gusto mo nang iumpog ang sarili mo dahil ang simple, bakit hindi maintindihan? Because there are people who are spiritually blind. And according to 2 Corinthians 4, verses 3 to 4, and even if our gospel is veiled, it is veiled only to those who are perishing. The god of this age, meaning Satan, has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Kaya pagka hindi maintindihan, spiritual ang reason. There is a spiritual blindness, so it must be fought in a spiritual level by prayer. Hindi nakukuha yan sa paliwanag o sa ganda at talino ng paliwanag. Yan ay nakukuha sa panalangin because it is a spiritual issue. Kaya hindi lang po tayo laging sa physical level nagsishare. Dapat spiritually, we fight it. And so the Lord had this harsh words for these people because they were blind. And of course, in another part of scripture, it is said that, can a blind man lead another blind man? Will they not both fall into a pit? And then, we go to the heart of the matter in verse 24. The Lord said, you strain out a gnat, but swallow a camel. Ano ba yung gnat na yan? The gnat is a very, 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 very small animal, apo sa tuhod ng lamok. You can imagine. Apo sa tuhod yan ng lamok. Ubod ng liit. Pero sa listahan ng mga unclean animals, na listahan niya ng mga Pharisees, nakasama sila sa listahan. Sila yung pinakamaliit sa listahan. Alam niyo yung ginagawa ng mga Pharisees so that they will not swallow a gnat? Wherever they went, may dala silang mga salaan. At pag sila iinom, sinasala nila, sala nila, sala ng sala, para pag ininom nila, they will not swallow a gnat. Kaya sabi sa Bible, you strain out a gnat, sinasala-sala nyo, and yet, you swallow a camel. Wala na akong nabasa na literature more poetic than the Bible. Ang kanyang license to metaphor talagang endless. Napakaganda ng kanyang poetry. Sabi, you strain out a gnat and swallow a camel. Ang camel naman ay paboritong gamitin ng mga Bible writers always to exemplify and to symbolize enormity. Kaya sinasabi, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. You see the poetry? So, yun na naman daw camel. The Pharisees showed no what? Ano yung mga camel sa buhay na yan nila? Hindi sila makalunok-lunok ng gnat, meaning yung maliliit na bagay. No? Pero kayang-kaya nilang lumunok ng camel. The Pharisees showed no difficulty, remorse, regret, or guilt in committing grave sins. And what were some of those sins? Sabi sa Matthew 20, verse 13, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the kingdom of heaven in men's faces. You yourselves do not enter, nor will you let those who enter, those who are trying. Sabi, sinasara ninyo ang pinto ng langit sa mga tao. Hindi kayo papasok, pinipigil nyo pa yung gustong pumasok. What are we looking at here? The temple, the institution, the religious monolith of their time was not teaching the people to be saved. The temple was only teaching the people to be religious. At hindi ba nangyayari rin sa panahon natin ngayon yan? Napakaraming mga kung ano-anong mga templo at mga pananampalataya, ang itinuturo nila ay paano ka magiging relihiyoso, hindi nila itinuturo kung paano ka maliligtas. Kaya buong buhay mo na lang, naging relihiyoso ka na, mamamatay ka na lang at lahat, hindi mo pa alam kung saved ka. And so all you had all your life was a continuous dosage of religion, but no salvation. At yan daw ang ginagawa ng mga priests na yan noon.
They were blocking the way to salvation. Ang itinuturo nila, relihiyon. And Matthew 23 verse 14, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You devour widows' houses for a show, and for a show make lengthy prayers. Therefore you will be punished more severely." So these priests were taking advantage of the weak. Widows pa man din. Hindi natin alam kung ano ang poetic license na ginamit dito. What they mean by "you devour widows' houses." It could be physical, meaning sapagkat itong mga widows ay mga emotionally weak at mga sunod-sunuran sa mga religious leaders, ay pirmi na lang nilang nakukuhanan siguro ng mga donation, lagi na lang nilang pinaglilinis sa mga sahig ng mga temple, at chinichimay-chimay nila ang mga widow. Yung baga mga babaeng ang hilig pumaligid sa mga priest na ganito at nagpapachimay. Maraming ganon. So, maaaring yan. And yet, there's a possible reason, baka may sexual overtones ito, that they go to widows' houses and what? Take advantage of their physical weaknesses dahil wala silang mga husbands. And then, kunwari naman, sinasabi nila, they are making long prayers lamang. Kaya ang tagal-tagal nila dun sa loob. Aba, it can happen. Basahin ninyo ang Noli Metangere, ang El Peribusterismo. Kunwari, nagdadasal si Hermana Tika, kung ano-ano na pala ang pumapasok sa kanyang isip. Si Pia Alba, at kung ang sino-sino pa. Ang dami-dami nila. So, this is what we're trying to say. They take advantage of the weak in the name of religion. Yung mga desperada, yung mga may sakit na kahit hingan mo na lang ng hikaw nila ibibigay dahil ipagdadasal mo ang mga may sakit nila. This kind of things. And we're surrounded by so many people that take advantage of the needy. Na talagang kailangan na pumunta ka sa kanilang mga rally at maghulog sa kanilang mga buslo para yung the remaining 50% of your healing ay maibigay sa'yo. All these kind of things. Can you take this? But people are needy and therefore they are weak. And it is so easy to take advantage. Lalong-lalo, kung ang mga tao naniniwala sa'yo, nagtatapat sa'yo ng mga problema, humihingi ng iyong counsel, alam na alam mo ang problema, alam na alam mo ang weakness. It is so easy to take advantage of people. And so therefore, religion can be a tool of evil if it's in the wrong hands and if people are not aware of what religion should be. Kaya they take advantage of the weak. Another camel that they were swallowing, Matthew 23:15, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are." Ang ganda-ganda ng language na ginagamit. Ang layo-layo daw ng nilalakbay ninyo para makuha ang isang taong ito sa inyong pananampalataya, at pag naging member nyo na, mas masahol pa sa inyong kasamaan ang itinuturo nyong gawin ng mga taong ito. Therefore, another camel that these people were swallowing was misleading people and misleading followers. And then, of course, they taught a lot of materialism to the people. Kasi sinabi nga natin, kasi duty ng mga anak, bigyan ng mga nanay nila ng mga byuda ng support. Pero may itinuro sila na pwede niyong i-cancel ang support for this month basta para sa temple at doon niyo dadalhin. And so this is very materialistic orientation. And they taught a lot of misguided sense of values, especially with pertains to the law. Matthew 23:25-26, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blind Pharisees, first clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean." And so the people, these Pharisees, were exemplifying greed and self-indulgence and a lot of hypocrisy. Ano naman ang pakialam natin sa kanila? Ang totoo niya na may pakialam tayo. Because those Pharisees are alive and well today. Tingnan ninyo ang inyong katabi. Mukha bang Pharisee? Kung meron kayong salamin, ipakilabas nyo lang at sabihin natin, mukha ba akong Pharisee? And yet today, even in the Christian circles, the Pharisees are alive and well. How do we become Pharisees today? By becoming majors of minors. What is small? Ano ba yung maliit? Pag sinabi natin sa faith, what is small? What do we mean? Anything that has no direct relation to salvation or the lordship and deity of Christ may be considered small. Pero yung may kinalaman sa salvation, deity, lordship, personality of Jesus Christ, it can never be termed small. So may mga bagay na maliit. At dahil doon, we can keep them
in proportion and we can behave accordingly to their size. Now, we can become Pharisees today by making a big issue out of small things pertaining to faith and worship. Halimbawa, clothing and accessories. Big deal kung ano dapat ang isuot mo sa worship at hindi mo isuot. Kailangan ang hikaw dito. Several inches pag napalagay na dito. Mali na. Ano ba naman yung isang dangkal na pinagkaiba? Hindi pa nga. Ano ba naman kung dito ka maghikaw? What's the big deal? And yet many people, big deal yan, di ba? Sabi naku, Christian ba talaga siya? Bakit? Eh, kasi tatlo ang hikaw. Baka hindi Christian yan. Yung ganong klaseng sense of values, ang liit-liit na bagay, lumalaki na. Hair and hairstyle. Aba, marami mga Kristiyano willing to go to World War IV that the women should wear long hair. Kaya naman talagang hanggang doon sa tuhod, kahit puro kuto. At pagka ikaw'y babaeng medyo maiksi ang buhok, ay talagang iniirap-irapan ka na ng mga conservative at talagang ikaw ay demonic. Yung mga ganon. Of course, siguro meron mga certain lengths that are very, very acceptable. Meron talagang medyo tolerable. But the point is, come on, this is not a big thing. Hindi siya dapat nagiging abala for worship. At hindi dapat nagiging hadlang para i-welcome natin na isang taong gustong mag-worship. O, mga babaeng nakapantalon ba o nakasaya? Big deal. Of course, I encourage women to wear dress, lalo sa Sunday worship. Pero kung sakaling nakapantalon dahil pala yung kaisa-isa niyang saya ay nasungkit pa kahapon sa sangbayan, ay pwede na rin siya mag-worship noon. Hindi yan napakalaking bagay. Kung pwede natin gawin to be more presentable and more decent, yes. Pero hindi na di-disqualify ang isang tao sa worship dahil lang sa kanyang suot. Mga musical instruments na dapat gamitin. Naku, may mga conservative, pag nakakita ng tambol, sabi nila, naku, demonic pala ang church na ito. May tambol. Parang sa Africa, pantawag yata ng mga demonyo ang mga tambol. O, ganun na agad. And yet, there are people na big deal na yung Lord's Supper. Ang bread ba dapat 11 o unleavened? May yeast ba o wala? Bilog ba yan? Tatsulok ba yan? O yan ba square? Ano na? Yung wine, wine ba talaga? Julep ba? O ano na ba talaga? And big deal. There are people na may mga geographical area sila sa chapel na, naku, hindi pwedeng kumanta dito sa banal na dako. Meron pang banal na dako, yung sa banda-banda doon sa may pulpit. At marami kayong makikita, merong dalawang pulpit. May pang pastor at may pang presider. Uy, hindi kayo makakashare ng pulpit ng pastor sapagkat yun ay pang mga banal na tao lamang baga. Naniniwala ba kayo doon? Meron bang ganon? Pero may ganon, hindi ka makakatungtong doon hanggang hindi ka pinapatungan ng kamay ng 12 matatanda at ikay ginagawang isang pastor. Kaya doon ka lang sa bandaron. May mga ganon. And of course, siyempre, marami mga Christians talaga nagkakagalit sa mode of baptism. Sprinkling ba, pouring, or immersion? Sabi ng iba, pag kulang sa tubig, pwede na rin ang heringgilya. Alin na ba talaga dyan? Ang gulo-gulo. And yet, why do we divide ourselves about these things? Ang iyo kayang kabanalan na tayong kaligtasan ay maaapektuhan kung ikaw ay nilunod, kung ikaw ay inilubog, kung ikaw ay winisikan o natalsikan lamang. May karo kayang kinalaman yun sa iyong kabanalan. And then, meron pang type of program sa worship. Sabi nila, hindi maaaring maiba ang program natin. Dapat ang number one ay prelude, ang number two ay ganito, number three ay ganito. Hindi yan pwedeng ibahin. We accuse others of being very traditional and yet even evangelical Christians, even Protestants, even the charismatics develop their traditions na nagiging parang bato na rin na hindi mo na maiba-iba. And then, ito ang malaking bagay. May Bible ba ang inyong katabi? Pakisulyapan nyo kung King James Version. Naku, pagka hindi King James Version of the devil. Yan na ang beliefs ng iba. No? Kaya kailangan King James Version and this kind of things and that. At of course, napakalaking issue yung kakain ka ba o hindi, kakain ka ba ng dilugaan o hindi, kakain ka ba ng bopis, kakain ka ba ng ganito o ganyan. Alam nyo, napakarami ngayon ng modern day Pharisees. Lumalaki ang maliit na bagay. Magtataas ka ba ng kamay o hindi sa raising of hands, sa hallelujah, ganito ba, medium large ba o extra large? O kung medyo conservative ka, ganyan-ganyan lang ng konti. Ikaw ba eh, full gospel, half gospel, o one-fourth gospel ang iyong church? Abay, bakit kayo may full gospel? Meron kayang half gospel? Eh, ganun. And yan are very, very divisive. Kaya tuloy ang mga Kristiyano, ang effort nila, imbes na ang lakas nila magamit sa paglaban kay Satan, nagagamit nila sa paglalabo-labo. Pagkatapos sila, wala na silang lakas. Hindi na nila malabanan si Satan dahil naubos ang energy nila fighting each other. And so therefore, the work of the Lord never progressed. Kaya tuwan-tuwa si Satan pag may mga Pharisees.
Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na baliwalain natin ang mga bagay na ito. Pero ilagay naman natin sa tamang perspective. May bagay, I'm willing to go to World War III for salvation by faith through the finished and redemptive work of Jesus Christ. Pero aside from that, wala na ako ibang willing na ipaglabo-labo. Yung iba eh, bahala ka. Negotiable. There are things that are simply not negotiable. And that is our salvation by faith in Jesus Christ and in His perfect redemptive work. Ngayon, kung magbebelo ka o hindi, that's your business. Luluhod ba tayo pag nagdadasal? Tatayo? Tatalon? O ano ba? Bahala kayo kung anong nagagamit the Lord to bless you. But I'm not willing to go to war for these things. There are other wars that we have to fight. There's another way that we become modern Pharisees when we say little things mean a lot. By being overly legalistic about everything. And also by neglecting justice and mercy and faithfulness. Tulad ng sinabi ni Lord. Tayo na nagyagyera-gyera sa maliliit na bagay, what about our sense of justice? Mahalaga yan. Do we give credit where it is due? O inaagaw natin ang credit ng iba? Are we fair in our dealings, in our transactions? Do we punish the wrong and reward the good? Are we just to our leaders, to our members, to our friends? Do we take more than we give? These are the questions that we should ask ourselves. Sabi ng Psalm 82, 3-4, defend the cause of the weak and the fatherless. Maintain the rights of the poor and oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. This is a great thing. At yan dapat ang pinag-aaksayahan natin ng mga panahon. Romans 13:7 says, give everyone what you owe him. If taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Do we give people what we owe them? That is a weightier matter. That is a great thing. Colossians 4:1, masters, provide your slaves with what is right and fair because you know that you also have a master in heaven. So are we fair to the people who are beneath us in the organizational chart? Are we kind to people who are our subordinates? Lalong-lalo sa ating mga katulong, kung meron kang driver, meron kang mga tao beneath you. Are we fair? And so, justice is an important thing, Christian. If you're going to be busy with something, be busy with justice. And also, be busy with mercy. Are we merciful to our destitute brethren? Are we merciful to other people? The poor, the sick, the helpless. Yan ang mga pinag-uusapan dapat ng mga taong umaka-Diyos. Hindi yung mga bagay na binanggit kanina. Proverbs 14:21, blessed is he who is kind to the needy. Zechariah 7:9-10, this is what the Lord Almighty says. Administer true justice. Show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the alien or the poor. In your hearts, do not think evil of each other. And yet tayo, ay, wala namang magulang yan, pwedeng apihin. Ay, dayo lang yan. Ako, wala yung mga kasama, pwede na natin yung api-apihin. Iba ang mga concept na yan. James 1:27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress. The Lord has a very soft spot in His heart for orphans and widows. Tayo ba mayroon din ganun? Meron ba tayong pagmamahal sa mga ulila, sa mga nabalo? Luke 6:36, be merciful just as your Father is merciful. And yet there's another big thing that the Lord would like us to be busy with, faithfulness. Kanino tayo dapat faithful, Christian? Una-una, we should be faithful to God. Matthew 24:45, who then is faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in the household, etc., etc. In other words, there should be faithfulness to God. God above everyone else and everything else. And also, we are to be faithful to men. Proverbs 11:13, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy man keeps a secret. So we should be faithful to the confidence that is shared with us. Sa mga sikreto na ibinigay sa atin at ipinagkatiwala sa atin, we should be careful and we should be faithful to keep them. Na baunin natin hanggang libing. Ang isang taong super religyosa, present sa lahat ng religious activities at nadalasalan na ang lahat ng pwedeng dasalan,
at alam ang lahat ng dasal at kabisado na ang lahat ng dapat kabasaduhin, pero chismosa ay napakasama sa tingin ng Diyos. Kaya mga pupunta-punta sa simbahan, attend ng mga kung ano-ano, pero naman ang dila, pagka naman binuksan na ang bibig na yan, ay nagiging na siyang parang Pandora's box, kung ano-ano na yung mga lumalabas. Mamaya na may praise God. Ay, pero alam mo ba yung tungkol ko? Hallelujah! Hoy, ano ba ang latest natin ngayon? Pwede ba namang nangyayari that from the same mouth ay lumalabas daw yung clean water at dirty water? And yet, it is happening. Diyan ang malaking bagay. Not to be gossipers. Pero yung mga iba, sabi, ano ba naman yung babae yan? Ganito siya, immoral. Naku, ganito at ganyan. Pero yung pagchichismis niya, mas immoral pa yun do sa ginagawa nun. So, what are little things? Gossiping is a big thing. It's a big negative thing. Kumusta naman tayo? Faithful na faithful sa pagtatrabaho sa choir, faithful na faithful sa evangelism, sa pagtuturo sa Sunday school, pero nabubura lahat ang inyong kadakilaan oras na nagchismis. We must be faithful to men. Whatever secrets are entrusted to us, dapat dalhin natin yan hanggang libing. Lalong-lalo kung nakagalit mo na yung tao. Doon natin nakikilala kung sino ang taong totoong tao. Pag magkaibigan kayo, and during your friendship, there are sensitive things about this person that were shared with you. Pagkatapos nag-away kayo, anong ginagawa mo? Ibibisto mo na? Hindi ka tao. Kung ano ang isinyer during times of friendship, must never be divulged in times of enmity. Kasi kung kaaway ka niya mula nung una, hindi naman sasabihin sa'yo. The mere fact na sinabi sa'yo, ibig sabihin, kaibigan ka, pinagtitiwalaan ka. Kahit dumating ang panahon na magkaaway kayo, igalang mo yung panahon na kayo ay magkaibigan. Yun naman ay kung ika'y totoong tao. Kaya malalaman mo kung sino ang tao at hindi. Pag nakaaway na niya yung isa, ibibisto na niya lahat. Pang-blackmail na niya. So we are to be faithful to men. 1 Timothy 3:11, in the same way, their wives are to be women worthy of respect, not malicious talkers, but temperate and trustworthy in everything. And so another way to be faithful is to be faithful to your husband if you're a wife, and to be faithful to your wife if you're a husband. Malaking bagay yun. Hindi kaya natabunan ng pagiging relihiyoso ang pagtataksil sa asawa. And yet, napakarami mga relihiyoso at relihiyosa, yung pala naman ay kung ano-ano mga ginagawang milagro na daig pa yung dinadasalan nilang Diyos sa dami ng milagrong ginagawa sa buhay. And 1 Timothy 6:2, those who are believing masters are not to show less respect for their brothers because they are brothers. Ito'y sinasabi sa mga slaves, no? Instead, they are to serve their masters even better because those who benefit from their service are believers and dear to them. And so, ang gagawin daw kung ikaw ay naging, you should be faithful to your employer or to your master. Lalong-lalo kung Christian siya. Eh kung minsan Christian yung amo mo, kaysa mo, Christian naman yun, maiintindihan naman niya, absent na lang ako ate mamaya kasi merong tracks distribution. Yung mga ganun, inaabuso yung amo kasi pareho silang Christian, that should not be the case. Faithfulness means even faithfulness to your employer. And we are to be faithful to men. So, brothers and sisters, faithfulness is a big thing to God. Faithfulness to God and faithfulness to men. Now, people swallow camels. And so what are our camels today? Ito mga binanggit natin. Pagka yung mga mahalagang bagay na ito, ini-ignore natin, we are swallowing camels. And yet, baka mamaya, ang arte-arte natin, sinasala pa natin yung nat. Hindi na tayo makakain sa Lord's Supper na hindi ganito ang recipe ng tinapay. Pagkatapos yung pala, saksakan ka ng dalahira, saksakan ka ng chismosa, kung ano nung ginagawa mo sa buhay, eh yun yung swallowing a camel and yet straining out a gnat. Hindi ko naman sinabi mga kapatid na lunukin na natin yung gnat. No. But if we pay attention to small things, so much more we should be paying attention to the bigger things. Huwag nating gawin na doon lang tayo sa maliliit na bagay, saksakan ng pihikan, at pagkatapos yung malalaking bagay naman pala, pinapabayaan natin. What are our camels today? Any obvious and great sin? Breaking any of the Ten Commandments is a camel that we swallow. Pag sinabi, honor your father and your mother, at saksakan ka ng suwail na bata, at pagkatapos ay kanta ka ng kanta sa choir, ay magtigil ka. Diba? Dahil binibreak mo ang Ten Commandments, at kanta ka ng kanta doon. That's a big camel. Hindi ko sinabing tumigil ka sa pagkanta sa choir. Sabi ko, tumigil ka sa pagiging suwail. And so we should put these things in perspective. Any commandment that is broken is a camel that we swallow. And then, of course, any other important teachings on morality and purity.
blocking the way to salvation of other people. Paano natin ginagawa? Na binabarahan natin sila, hinahadlangan natin silang maligtas. By a terrible example. Sabi niba, nako, kung ganyan lang naman ang Christian, ayoko na, wag na. So, nabarahan natin ang kanilang way to salvation, right? And that's a grave sin. That's a camel. O kaya, ikaw naman, meron ka mga cozy little sins that you do, hindi mo sineshare-an yung mga kapartner mo doon dahil pag naging Christian, wala ka nang kasama. And yet, there are people who are like that, no? Hindi nila sineshare-an ng gospel yung iba para manatili silang ganun kasi na-enjoy nila na may ganung klaseng mga tao sa mundo. And yet, we are blocking their way to salvation. Taking advantage of other people is a camel. Yung paggamit sa kapwa. Inuuto mo siya, ine-exploit mo siya for your selfish ends. And of course, another camel is misleading others. Turo ka ng turo, hindi ka naman pala nag-aaral, na-mislead tuloy yung tao kung ano-ano mga ipinagtuturo mo. So, na-mislead siya. That is a camel. And self-indulgence, sobrang pagpapasasa sa kung ano-anong bagay, samantalang napakaraming pangangailangan, ang higit lalong mahirap kaysa sa atin, that is a camel. All of this, binanggit yan sa Bible kanina and we read them all. Now, Pharisees are alive and well. You agree? Maraming modern Pharisees. Muli, tingnan nyo ang inyong katabi. Pharisee kaya o hindi? And yet, pag sinabi nating mukha siyang Pharisee, naging na tayong Pharisee nun dahil nag-judge na tayo ng kapwa. Right? Dapat pagtingin nyo, sinasabi nyo, hindi na mo. So, we have modern Pharisees around us. There is a part of us that is probably a Pharisee. Well, we may not be 100% Pharisee, but probably we are several percent Pharisees. Kumusta naman ang ating mga hypocrisies? Kumusta naman yung ating making big issues out of petty things and yet committing very grave sins? Christian, the small thing is important but should not be blown out of proportion to cover up for big things and for big sins. So, do little things mean a lot? Yes. But big things mean a lot more. Dapat may perspective tayo na ganun. Hindi yan pareho. In closing, I like to challenge us. Let's be silent before the Lord. What is your possible not? Meron ba tayong talagang not? Yung bang ayaw na ayaw natin ng sin na yun, ang liit-liit, o ayaw na ayaw natin ng bagay na yun. And yet, I like to ask you, what could also be your camel? Sabi, you hypocrite, you strain out a gnat, and yet you swallow a camel. Let's be silent before the Lord and think, do we have gnats and camels? And then let's ask the Lord to forgive us in case that we have been in that kind of state. And let's cough up all of these camels and even the gnat. And then put things in perspective. Little things mean a lot, yes. But big things mean a lot more. Let's make sure that we don't break the big things. Let's be silent before God. Then after a minute, we will pray together. Our Heavenly Father, thank you for reminding us that yes, there are gnats that we don't want to swallow, but even yet, we should be more concerned with the camels that we don't get to swallow them, O Lord. Forgive us, Lord, if there's any blindness in our lives when we gave a lot of attention to small things and yet committed sin in the bigger areas of our lives. Please forgive us. Cleanse us, Father, with the blood of Jesus Christ. Say the word and we'll be free, O God. Set us free from all of these wrong proportions that we attribute to things, misguided values. And teach us, Father, that even as we value the gnats that they don't get into our bodies, we are to be more watchful of the camels. Teach us to put things in proper perspective. And set us free, O Lord, from the big areas of our lives where we do not please you. In Jesus' mighty name, we thank you for reminding us and we praise you. Amen. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Little Things Means a Lot. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Jesus.